Yes, goodie mga kating Swido. Yan naman tayo, nagbabalik sa ating product review. Siyempre, bumili ako ng digital clamp meter. So, mumurahin lang ito. Hindi ito yung branded na sikat na brand, yung Fluke. Ito ay isang made in China. So, okay na ito sa atin kasi hanggang 600 volts lang naman tayo na pwedeng mag-cater ng voltage. So, yan, bubuksan na natin. Galing ito ng Lazada. So, tagal ko na itong in-order. So, ito kanyang box. Siyempre, kanyang laman. So, meron na siyang bag. Siyempre, yung ating paboritong manual. Meron siyang English at Chinese. Siyempre, yung mismong clamp meter. Ayan. Ang kanyang test probe. Ayan. Test probe. Siyempre, sa clamp meter, meron siyang kanyang clamp. Siyempre, hindi yan mawawala para sa ating amper. Ayan, current. Siyempre, ang kanyang brand ay Aning ST181. Yung 182, maganda yun, meron siyang temperature. So, ito wala. Meron siyang NCV, siyempre, sa non-contact voltage. So, para malaman mo kung hot wire ba siya, kahit hindi mo ginamit ng test probe. Meron din siyang, ito, kanyang current, amperes, so, hertz. Meron din siyang ohms, capacitance, diode, at continuity. Yan. Meron din siyang alternating current, voltage, yan. DC, meron din siyang direct current. Siyempre, yung off. Pasa dito, sa ohms at saka yung apat na silicable. Yan. Magsiset tayo para kung anong specific na gusto mong gawin. Yan. So, siyempre, ang battery nito ay AAA battery. Yan. Plugin natin. Walang libre AAA battery dito. So, i-on natin. So, try muna natin yung yan. NCV. So, ito meron akong may kurente na to. So, dito mo lang ikuan. Siyempre, kapag tumunog, yan, na-detect niya na may linya. So, meron siyang current at ampere. Current at voltage. Yan. So, hindi muna kailangan na mag-test na rin yung karaniwang tinetest na parang flat screw. Yan, ito lang. Non-contact voltage. Yan. Siyempre, yung next natin ay yung ating yan, ampere. Pero bago yan, titignan muna natin yung kanyang range para malaman natin kung hanggang saan ba siya. Yan. So, dito tayo mag-base sa ating manual. So, ayan, yung specification. Sa AC voltage, ayan, 4 volts hanggang 600 volts. Yan, DC, makikita nyo dyan. Kanyang resistance, hanggang 40 mikaohms. Siyempre, yung kanyang AC current. Yan, yung amperes, hanggang 400 frequency, yung hertz, yan, capacitance, yan, at temperature. Kung 182 na model ang bibilin nyo, meron itong temperature, pero ito wala. So, okay lang kasi hindi naman natin kailangan temperature. So, next, huli muna natin itong easy current. Sa hertz muna tayo. So, sa karaniwang hertz ng Pilipinas ay nasa 60. Ito, tignan natin kung aabot ba ito ng 60. Tanggalin mo natin yung mga kanyang siyempre, kung gusto mong i-hold yung data, ito, isang press lang. Pero kung gusto nyong backlight, yan, long press lang at ilaw siya. Set rails para sa kung pwede siyang
ilipat yung kanyang decimals. Yan. So try muna natin kahit isang lead lang, probe lang. Yan. Ang hurt siya, tinusok ko na sa outlet natin. So ayan, 60. So 60.1 yung hertz natin. Next naman yung ating EC voltage. Yan. Sabi lang. Yan. Saksak natin para. So ayan. Nasa 230 volts. Yan, 230 volts. So, okay na tayo dito. Next naman, yung ating magtitest tayo ng ipapatunog natin yung ating continuity, yung buzzer. So, same naman yan kung sa ohms. Pero kung gusto nyong marinig yung kung putol diba yung wire, set mo natin sa yan. So touch lang natin yung ating yan. Kapag tumunog siya, ibig sabihin short yung ating circuit. Yan. Next naman yung set natin sa capacitor, capacitance. Yan, set. Kapag nasiset mo ng iba, nag-off yung ating light. Ito, diode dito. Tara. So, ito lang isa. Kung meron siyang 1.5 UF, so, dapat 1.5 siya. Kita nyo dyan. So, wala. Parang ito, 1.3. So, hindi siya umabot, pero pwede pa ito. Yung isa, meron itong isa. So, wala siya. So, sira na ito guys, yung isa. Yung isa, pwede pa. Kasi 1.3 pa. Pwede pang gamitin. So, next natin yung DC. So, same naman din yan sa DC. Sakwa na lang ito. Itong purpose ko, kasi binili ko ito. Yung ating EC current. So, try muna natin sa baba. Hanap muna ako ng open wire. Cut mo tayo. So, yan mga cutting swedo. Ititest na natin sa ating clamp meter. Yan. So, para sa EC current niya. So, yung current niya ay 0.56 yan, amps. 56 or 60 yan. Pag si 60 yan eh. So isang linya yan. Yung ginamit natin na load ay yung ating water dispenser. So ayan. Kung dalawa, so wala. Mayroong ibang ammeter na pwedeng dalawa. Pero ito, mumurahin na isa lang linya lang kaya. Ayan. 0.63 amps. So ayan mga ka-things we do. Na-test na natin yung lahat. Yung ating clamp meter, digital clamp meter sa halagang 380 lang. Ayan. May hanap lang kayo ng voucher para maka-minus kayo ng price. So ito para sa akin okay na kasi hindi naman tayo industrial electrician. So hindi naman tayo mag-conduct ng transformer troubleshooting. So nandito lang tayo sa residential area. So okay na to sa akin pang test ng EC current, yan, voltage, continuity, resistance, capacitance, para sa yung mga motors, yan. Okay na ito nga sa akin yung aning. So, gusto nyo may temperature, so makadetect ng temperature, 1.8 yung bilin nyo, nasa 400. Ito na sa akin, maganda na to, magaan, sakto lang, mga nasa 100 grams lang. Kung gusto niyo mang mahal, maraming musikat na brand na flock. So mahal 'yun. Kukulangin lang yung sahod mo dun. So ito lang, sakto lang sa ating mga kung mayroong small YouTuber, mayroon ding small electrician. So ayan, sana nagustuhan yung review ko.
at mag-comment kung mayroon pa tayong improve. So, huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share for more videos. This is Rometric. Things we do. Na 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 na. Ow, ow, ow.